Isang gabi na naginip ako. Nasa taas daw ako ng building. Habang nasa taas ako ng building, tanong na tanong ko yung buong city. Habang pinagmamastang ko yung buong city, hinahanap ko yung otso. Hindi, meron ako nakita na kabayo tumatakbo. Papalapit siya sa akin, tapos may kasunod pa siyang isa. Pagtingin ko sa kamay ko, wala na akong pera. Tapos yung kabayo, 1 tsaka 6, 3-5 pa na natayaan ko. Ayoko na mag-video karera. Anyway, ako nga pala si Manny. Mula sa hirap, nagsikap. Hanggang naging 8th Division Champion ng mundo. Yeah. Nagbigay karangalan sa bansa gamit ang lakas at puso ng isang Pilipino. Hanggang sa naging senador, napakaraming kutsaang sa akin ay dumagok. Madalas daw akong absent pero may dahilan yun. Alam nyo kung ano? Hindi ako pumasok. Pero hindi ako nagpabaya. 16 na batas ang naipasa ko sa Senado. Isa na dyan ang National Bible Day na pinirmahan mismo ng Pangulo. Wala akong bahid ng korupsyon. Yung sahod ko bilang senador, binibigay ko sa iba, alam nyo yan. Madalas man akong mahala, ang mahalaga, hindi kayo nawawalan. At ngayon, tumatakbo ko bilang pangulo. Di nyo ako mapipigilan dito. Gusto mo, suntukan tayo eh. Ano, suntukan tayo? Pasalamat ka, ayaw mo. Sino ka ba? Sino ba siya? Isko? Diyos ko. Anong magagawa mo? Lahat ng anak ko, kamukha ko, doon palang panalo na ako. Sa Cebu? Sa Maynila? Panis. Sinasakop na ng Cebuana. Sa Cebu? Tignan mo. Tignan mo. Wala yung punchline, tignan mo lang, tanga. Pag ako naging presidente, para to sa lahat na nasa flip top, meron akong isusulong mga kaibigan. Malaking bagay para sa atin to. Uunahin kong ibaba ang presyo ng lungganisang binibenta ni Sinay. Pati ang chili garlic ni Bagsik. Pucha. Masarap sana, kaso ang lala. Ang liit ng bote. 300. Tapos yung bibig mo, bigla pang mamamaga. Pati yung bagoong niluksurya. Lax, nag-iisip ka ba? Ano to? Ano ba naiisip namin pag sinabing bagoong niluksurya? Ano mo? Pero seryoso, mabigyan ng bahay lahat na mahihirap. Yan ang gusto ko. Sa probinsya namin, nagawa ko na yan gamit sariling pera ko. Lahat ng korup, ikukulong ko. Pag ako naging presidente, wala akong sinisino. Korupsyon ang dahilan ng kahirapan. Yung kaban ng bayan dapat binabahagi sa mga Pilipino. Alam ko ang pakiramdam na mahirap. Dahil dyan ako nang galing. Walang maayos na trabaho, tahanan, minsan wala pang makain. Malaki ang takot ko kay Papa Jesus. Yeah, all hail Jesus. Wala, malaki ang takot ko kay Jesus. Ang magnakaw, isang malaking kasalanan. Ang paunlarin ng Pilipinas, gagawin kong pangsyam na kampiyonato sa aking mga laban. Time! Alam mo Tagalog ng time? Okay, okay. Ininsulto pa yung sinulong ko para sa Bible Day. Mukha daw akong demonyo. Never. Isko, hindi ako demonyo. Ako ay devil. Nilagyan niya daw ng ilaw ang kamay nilaan. Yun na ba ang hirit mo? Salamat sa ilaw, pero maliwanag sa amin na malaki ang kupit mo. Dahil pogi siya, dapat, pogi din daw ang Maynila. Mapapabilib mo na ba ako? Paano mo nasabing pogi yung Maynila? Bakit? Maynila ba ako? Marami na daw kapulisan sa Maynila. Para safe. Walang snatcher. Yan. Yan ang isa sa maganda na hirit mo. Congrats para dyan. Kasi yung wallet ko. Wala sa'yo? Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, meron daw isang presidential ball na nagko-cocaine. Malabong ako yan. Dahil ang cocaine na tinitikman ko,
Coke can. Pwedeng Pepsi. Coca-Cola. Huwag lang Ayak tsaka Yossi. Ang tanging bisyo ko lang naman, mahalin si Jinky. Love you, babe. Pag-uwi ko, may bago ang bag. Di ba ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran? Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkatao mo, yun ang demo na banlawan. Pipigain kita gamit ng salita sabay sampay. Oops, nag-gets yung reference. Halatang kinabahan dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Tama, di ba? Ang ina. Tamad ka kasi. Ano bang kaya mo na hindi ko kaya? Meron ka na wala ako. Meron kang maipagmamalaki, pero maipagmalaki ka, yun ang wala sa'yo. Na mayampag ang Pilipinas sa larangan ng boxing dahil sa Manny P. Na may Mami Ding, makapangyarihan ng dasal kesa kay Papi D. Kung papugian, lamang ka. At yung usapang itsura, ulul. Mas masarap pag-usapan ng suntukan. Kaya, yung suntok mo sa suntok ko, yung sa'yo appear, sa akin ka pa tumapat, mananakot kay Amir, kaliwat ka ng lagapak, maaalala si Bashir, oo, talagang sunod-sunod ang punch, akala mo, Kashir. Yun ang wala sa'yo, Yorme. Bars. Akala mo kasi, bobo ka yun, no? Hindi na ngayon, punyeta ka. Isa ka sa nang maliit sa akin nung pinasok ko ang politika. Porkit wala akong diploma? At mataas na aral kagaya nyo, iinsultuhin nyo na kahit alam nyo malinis ang pagkatao ko. Masama ba na pumasok sa politika? Bakit nyo ako tinatawanan? Ang hangad ko lang naman ay tumulong sa iba. At yun ang hindi matatawaran. Kahirapan, mamamayan, yun ang aking pinaglalaban. Oo, hindi ako matalino, pero yung puso ko sa mga tao, higit pa sa may pinag-aralan. Baliwala sa akin ang suntok ng ibang lahi pag ako ang nasa entablado. Ang masakit, ang pagtawanan ka ng kapwa mo Pilipino. Sa kagustuhan ko na tumulong at ang problema ay masolusyonan, mga matatalinong Pilipino, ako ang pinagtutulungan. Nasanay kasi kayo sa politikang puro siraan. Inabuso ang demokrasya imbis na magtulungan. Disiplina ang kailangan. Kapakanan ng mamamayan. Nasa mata nyo mismo ang pruweba. Ngayon kung di kayo makikinig sa akin, son of a bitch, nasa inyo na ang pruweba. Bank ang tiyan ko? Wala ka bang modo? Hindi ang piggy bank. Yan ay Banco de Oro. Oh! So yun na yun. Okay. Quite nice. Lahat naman ng politiko gustong maglingkod dyan sa bansa. Si BBM. Ping Lacson. Ikaw, ako. Ang tanong na lang, sino ba talaga yung may malasakit talaga? Lahat tayo gustong tumulong, di ba? Lahat tayo gustong magserbisyo. Lahat naman tayo may platformang konkreto. Okay lang kahit sino manalo sa atin, pare. Huwag lang si Lenny Robredo. Gusto mo? Gusto nyo? Seryoso, gusto nyo? No. Gusto nyo, presidente nyo, inagawa ng kapangyarihan si Goku? Ikaw, gusto mo? Gusto mo, presidente mo, ang paboritong Pokemon, si Pikachu? Gusto mo? Ayaw mo din pala eh. Pwes, balik tayo sa'yo. Ngayong gabi, tayo ang magkaharap. Meron dapat sa atin ang manaig. Mayor, marami akong gustong sabihin sa'yo. Buksan mo, tenga mo, simulan mo nang makinig. Sa Quiapo, yung ibang nagtitinda doon ng marinated bangus, pucha, sira. 400 tapos luma pala. May pwesto doon ng cellphone repair sa may mall, second floor, akala mo, fiesta. Ang mamahal maningil, tapos pag uwi mo ng bahay, sira yung pyesa. Yung kalsada na para sa tao, yawa. Sinakop na ng parking. Yung motor hile-hilera kala mo ay naka-planking. Mahal pa ng ticket lang yan. Ang pangit nyo ka-banding. Hindi lang yan. Pero alam mo kung bakit ko sinasabi to? Naniwala sila sa'yo. Naniwala ka sa iba. Na pwede mo nang pamunuan ang bansa at pabayaan na sila. Marami pang problema ang bayan mo. May ilang taon ka pa para aksyonan. Kaya paano mo maayos ang buong Pilipinas kung yung maliit na bagay hindi mo pa masolusyonan? Karamihan sa Manilenyo na asuporta sa'yo pero batila.
Di ka nakontento sa posisyong sila mismo ang naghila. Ikaw ang nagpaapoy at tumunaw ng sarili mong kandila. Pag natalo kang presidente, wala ka nang babalik ang Maynila. Ambitious. Sa totoo lang, maraming mayor ang mas magaling sa'yo. Masyado ka lang natutukan ng kamera. Nakakairita ka ng mapanood sa balita. Karen Davila! Dami-dami na! Kabi-kabila! Oo, tang ina, lamang ka sa views. Kahit di importante, ultimo pang sakit ng tiyan mo, laman pa ng news! Kung nag-focus ka na lang sana sa Maynila, doon mo pinakita yung sinasabi mong pagbabago. Ginawa mo yung gusto mong mangyari at pag nangyari talaga, yung maging presidente ka, magtutulak mismo mga tao. Kaso nandiyan ka na eh. Padalos-dalos ka. Pero hindi ako galit sa'yo. Kailangan mo lang marinig mula sa hindi mo kakampi ang isang bahagi ng totoo. Tatapusin ko na to sa politika. Nakakasawa na rin yung lagi kang nakikipagtalo. Suportahan nyo kung sino gusto nyo. Di natin kailangan mag-away-away kasi sa bandang muli, magkakaibigan pa rin tayo. Relax! Relax! Huwag kayong masyadong magpaka-politika shit. Huwag kayong magpapasupil. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Merry Christmas, Kuya Kebs! And Happy New Year!